Ako po si Timuay Alim Bandara, isang Teduray, membro ng Supreme Council or minted sa inod ng Timuay Justice and Governance sa probinsya ng Maguindanao, specifically sa munisipyo ng Upi, Maguindanao. Specific muna tayo doon sa karanasan ng mga kapitubo sa loob ng autonomous region in Muslim Mindanao. Masasabi naming parang pangatlong yugto na ito, no, ng pagsusulong o pakikibaka para isulong ang kanilang karapatan, no, in short yung right to self-determination, sa pamamagitan ng pagkilala sa kanilang lupain ninunong, and then yung self-governance, customary law, justice system, at iba pang mga gawain na may relasyon doon sa Estado. Sinabi kong pangatlong yugto na ito sapagkat noong wala pa yung Indigenous People's Rights Act, sinisikap namin na kikilalanin kami sa lokal, yung mga local government units, no, no? Sa mga barangay and then munisipyo hanggang probinsya. At noong nagkaroon ng Indigenous People's Rights Act, bagamat unang kapanalunan yun ng mga katutubo, masasabi namin pangalawang pakikibaka ng mga katutubo sa loob ng autonomous region in Muslim Mindanao sapagkat hindi na ipatutupad yung Indigenous People's Rights Act, no? Yun nga, hindi pa ito lubos na naipatutupad hanggang ngayon. May isa na namang yugto or level ng pakikibaka na isinusulong ng mga katutubo, at ito na nga yung pagkilala sa kanilang mga karapatan sa bagong ipanukalang batas, no, sa konting background, no, bakit kami nangamba. May karanasan kami sa autonomous region in Muslim Mindanao. At ganun din ang sinasabi sa amin na ang batas na ito, specifically yung Republic Act 1954, yung tinatawag na expanded arm, sinasabi din doon at nakikita namin na may provision, no, para sa mga katutubo, no? Kaya lang, hindi yun executory under the RA 1954. I-legislate pa nung Regional Legislative Assembly. At yun nga, hanggang ngayon, yung buong panahon ng autonomous region in Muslim Mindanao, hindi na ipatupad, no? Yun yung pinakadahilan kung bakit ngayon, kung hindi namin makita doon sa propose or yung sa bill, na yung Bangsamoro Basic Law, yung mga karapatan namin na ma-ensure yung kanyang katuparan, andoon yung pangamba, no? And then ang isa pang nakalulungkot doon, yung mga batas na hinihingi namin maisama dito, executory na, no? Ipinapatupad na ng pamahalaan doon sa mga katutubo na nasa labas ng kasalukuyang autonomous region in Muslim Mindanao. At ngayon, sinasabi sa amin na isa sa batas pa ng bagong political entity, no? Hindi naman yun maganda para sa amin, at yun yung konkretong karanasan namin sa loob ng autonomous region in Muslim Mindanao. So kung mangyayari naman uli ito dito sa Bangsamoro government, pangalawang level na rin ng parang injustisya, no, para sa mga katutubo doon sa loob ng itong pinopropose na Bangsamoro government. Hindi ito parang haka-haka lang, no, hindi ito sinasabi na natatakot dahil walang basihan, kundi yung karanasan ng mga katutubo na hanggang ngayon, yung kanilang ancestral domain, halimbawa, sa halip na ma-award
bilang CADTI, Certificate of Ancestral Domain Title, ang konkrito na nangyayari doon sa amin, ina-award ng pamahalaan doon sa mga concessioners no, sa pamagitan ng IFMA or itong Integrated Forest Management Agreement between doon sa DNR at mga individual na gustong gagawa ng mga proyekto sa loob ng aming ancestral domain. So yun yung mga konkretong basehan. Yung proseso, hindi gaano problematic para sa amin no? Sapagkat sinusunod naman. No? Halimbawa, banggitin lang natin very briefly, galing sa community, mayroong BTC. Nagkaroon ng mga consultation and then submission of proposals. Sa tingin namin, okay naman yun. Kaya lang, ang problema na nakita namin, pagdating ng aming proposal, nire-reject. No? So yun yung basic na experience namin. Base sa aming pagkakaalam, ang bola, kumbaga sa kanain, nasa Office of the President. No? Sapagkat ang BTC, yung Bangsamoro Transition Commission, sinubmit na sa Office of the President, re-reviewin daw bago i-submit sa Kongreso. No? And then, yun, doon na ang mga deliberation. Ang hahabulin sana namin dito sa Office of the President, no? Kung maisaayos yung mga kulang, yung sa tingin namin, halimbawa kung tanungin pa sana kami, no? Ang napakahalaga na habulin namin yung identity at yung usaping ancestral domain, no? Kung malinaw ang mga patakaran sa batas, sa tingin namin kapag isinumiti doon sa Kongreso, hindi na gaano problematic, no? Pero kung from the Office of the President, pagdating dito, wala pa rin, magkakaroon pa ng debate. So another level of negotiation or lobby no, na ihingiin namin ulit. So critical na yung last na parang bahagi. No? Sapagkat halimbawa, after Congress, siyempre itapo naman sa komunidad na tanggapin ba ninyo ito o hindi. No? Sinabi kong critical sapagkat kung wala doon yung mga gusto naming batas na isama, hindi kami pwedeng magkampanya na sige, tanggapin natin ito. No? So ang mangyari, most likely, magkampanya kami against no? Doon sa batas nang wala namang kaming aasahan doon. Mahalaga para sa halimbawa Office of the President na maunawaan ito, mahalaga para sa Kongreso no, yung House of Representatives at saka Senado na maunawaan nila ito, sapagkat kung aabot doon sa level na kukunan kami ng desisyon kung gusto man namin ito at hindi no, kapag sinabi namin hindi namin yan gusto, maging masama ang aming dating sa publiko no. Sapagkat alam natin na ang peace process na ito, ang resulta ng usapang pangkapayapaan na ito between the government at saka MILF, halimbawa, yung FAB at CAB, hindi lang popular doon sa Mindanao, kung hindi sa buong bansa, hanggang international. And then, kapag ganun ang nangyari, andito kami na oppose, sinasabi namin hindi namin yan magustuhan dahil wala dyan yung aming mga karapatan sa liit namin, no? Sasama talaga yung aming parang image, no? Sa malawak na komunidad, no? Pero hindi rin namin pwedeng i-sacrifice, no? Kung ano man ang sasabihin sa amin, na hindi namin ito isulong. No? Para sa amin, mayroon yung tinatawag na coffee of daw. Pwede nating roughly translate na yung justisya. Sana itong gusto naming ipaabot no? Sa halimbawa, sa pamahalaan in general. Sapagkat sila itong nagkulang. No? Yan yung malinaw na tingin namin. Hindi pa gaano sa MILF. No? Sapagkat doon sa aming pag-uusap sa komunidad, ang MILF ay nag-a-assert sa kanilang karapatan at kausap nila ang pamahalaan, no? Tayo, ganun din.
doon din natin i-assert sa pamahalaan sapagkat kinilala na ito ng pamahalaan, no? Ang masakit bakit, no? Dahil dito sa isang assertion, parang sasagasaan yung isa pang assertion. Gusto rin namin kikilos, no, sa usapin ito, yung opisina ng mga katutubo. At ito yung National Commission on Indigenous Peoples, no? Sapagkat sa aming pagkakaalam, ang usaping mga ganito, no, usaping identity, usaping ancestral domain, usaping self-governance, social justice and human rights, cultural integrity, under yan sa exclusive power ng NCIP, no? Through IPRA, itong Indigenous Peoples Rights Act, no? So, pero ngayon, kung i-review mo itong ginawa ng pamahalaan, lahat ng mga karapatang ito ibinigay sa exclusive power ng Bangsamoro government, no? Hindi namin yung maintindihan. Dapat paipaliwanag ito ng pamahalaan sa amin para kung yun yung tama at makita namin na talagang solusyon doon sa aming problema, okay lang din kami, no? Kaya lang kung sabihin nila na yan ang tama, pero yung karanasan namin sa arm na hindi tama, paano namin yun tatanggapin? There was one time in Mindanao, tinanong kami na kailangan pa ba ang another peace negotiation? Labas dito sa negosasyon ng pamahalaan at Bangsamoro, no? Yung sinabi ko, no? Specifically doon sa usaping katutubo sa loob ng itong subject ng peace process na ito, piko wala, ito na ang pag-uusap, no? Sapagkat hindi parang since time na lumitaw itong problema ito, andyan na kami, no? Hindi man kami parang imported lang dito, no? So bakit hindi mapag-usapan yung aming sitwasyon, yung aming bakit kumbaga parang ilamsan yung sagot sa isang problema na noon pa alam na natin na magkaiba. Parang gusto rin naming ipaabot sa publiko na ito yung sitwasyon, no? Huwag naman nating sabihin na ang gugulo lang yan, no? Sapagkat may mga basehan din. Kung may ginagawa kaming ganitong mga assertion dahil doon sa mga konkretong karanasan na yun, nadaanan namin. Sa ground, may ginagawa din kami, no? Yun nga, inihahanda din namin yung aming hanay sapagkat sa panahon na hindi ito marisolba, siyempre kami yung magsasakripisyo. Ang panawagan namin sa ating Pangulo, sana sa pag-review nila sa Bangsamoro Basic Law, konsiderahan nila yung aming kahilingan, no, na bago isumit sa Kongreso bilang urgent bill, ay siguruhin nila na naisama, no, yung aming hinihingi na mga mahalagang punto na isama sa Basic Law. May sulat na tayo sa ating Pangulo, nandoon na lahat yung mga kahilingan namin, pero gusto ko rin niya yung nabanggitin na dapat malinaw yung aming identity sa loob ng Bangsamoro, hindi yung freedom of choice. Malinaw kung ano ang polisya ng pamahalaan doon sa usaping ancestral domain, self-governance, social justice and human rights, at saka siyempre yung cultural integrity, no? Ito yung mga napakahalagang batas na dapat ba isama, maliban doon sa iba pang i-insert, no, na similar din doon sa iba pang mga mamamayan, no? Halimbawa, yung aming karapatan, yung parang shared na karapatan sa Bangsamoro at saka kaming mga katutubo, specifically dito sa management ng resources sa loob ng aming ancestral domain. Sa tingin namin, kung maisaayos ito,
no? Magkasama kami paunlarin yung ating bayan sapagkat naniniwala kami na hindi naman kami parang lalabas, no? Doon sa framework na ito, ang hinihingi lang namin, kasama kami hindi bilang individual, kung hindi bilang kolektibong grupo na may yung entity, no? So, yun yung napakahalaga. Sa tingin namin kapag abot na sa Kongreso na ganon, ay wala nang pag-aawayan pa, no? Ang sisiguraduhin na lang natin pagdating sa Kongreso, yung nailagay na mga provision, hindi mawawala. At yun ang basihan na magkasabay kaming magkampanya para sa suporta sa Bangsamoro Basic Law during the plebiscite.